Samantala, kuha rin tayo ng mabilisang update lang mula sa Bulacan. Nasa linya ng telepono si Governor Daniel Fernando. Kung nasa signal number 4 at 5 ang ilang bayan sa Bulacan. Gov, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Magandang hapon, Jeff. Ikaw, Jeff? Yes, si Jeff po ito at kasama rin po natin si Tina. Gov, nararamdaman nyo na ba yung signal 4 at 5 dyan po sa Bulacan? Well, sa ngayon wala pa. Medyo tahimik pa, no? Tumamog-amog pa lang, ano? Kanina nag-meeting na nga kami ng ating preparedness council, ng ating disaster preparedness council para sa paghahanda. Nagbigay na tayo ng direktiba kanina sa lahat ng mga munisipyo at sa city ng ating lalawigan. May mga na-evacuate na kayo, Gov? Wala pa. Oo. So, pero preemptive evacuation, wala pa po kayong pinaplano sa point po na ito? Meron na rin, siyempre. Meron na. At yun na nga binigay kong direktiba kanina. Kasi katatapos lang namin kanina, mga nag-umisa kami mag-meeting, mga 11:30 eh. So, isa yun sa mga binigay natin direktiba na lahat ng mga nasa geohazard na mga nakatira ay ikayati ng lumipat para sa kanilang kaligtasan. Maraming kanya lugar po sa inyo, Gov, na talagang bahain at kapag tumaas po yung bahay, talagang natatabunan yung mga bahay po nila. Mahirap pong mag-rescue kapag nandyan na yung bagyo. Sinabi mo pa, pero alam mo, Jeff, lalo dyan sa bandang Kagunoy, sanhina sa bahay. Sa totoo lang, sanhina sila sa ganyang mga sitwasyon eh. Opo. Yun eh. Hindi yun ang maganda rito. Kaya lang, syempre, iba pang mga nakatira natin sa mga delikadong lugar, lalo dun sa kabundukan ay yung mga landslide, yun, sinisigurado namin yun. So kanina lahat naman kompleto sa meeting natin sa disaster. At binigyan na natin lahat ng mga preparedness natin, mga paghahanda natin para dun sa mga ililikas, not only sa ililikas, syempre pati yung mga ating mga magsasaka, pati yung mga pananim, pati yung mga mangingisda natin. Yun, at pinaayos na natin yung binigyan na natin sila ng paghahanda. Yun, kasi mayroon tayong 40,000 hectares na nakatanim ngayon, no? Na medyo nakakalungkot pagtatamaan to. Yun. Gov, Tina Marasigan po ito. Actually, yan po sana yung itatanong ko na gaano po kalaki o kalawak yung tinitignan po natin na high risk pagdating po sa mga pananim ng ating mga kababayan dyan sa Bulacan. At ano pong areas po ito? Malaki, Tina. At almost 40,000 hectares yung may mga nakatanim sa kasalukuyan. Ano po? Dyan, sa may bandang San Rafael, dyan sa San Aldeponso na yan, dyan sa may bandang Apandi na yan, dyan sa may bandang Pulilan, Giginto na yan. Marami. Kaya nga nakakalungkot pag ito ay tinamaan ng bagyo. Almost malulugi yung ating mga magsasaka. We are talking about gaano po, kumbaga yung worth nitong pananim na to kung ganito po kalawak, Gov, mga magkano po ito? Well, hindi ko matansya, Tina, no? Pero malaki rin yung magiging loss nitong mga paninim na to. Million din yan. Million din, sa totoo lang. Mm-hmm. Kaya nakakalungkot din pag ito'y tinamaan talaga. Mm-hmm. Ang nakalulungkot dito ay yung pag-sumikap ng mga magsasaka na nakatanim pagkatapos sa abutan ng ganyan. Siyempre, namuhulan sila dyan. Ano po? So, yun. Mm-hmm. Kaya binigyan na natin sila ng babala. Kaso siyempre wala tayong magagawa pagka ganyan, mahirap pigilin eh. Mm-hmm. Alam mo naman pag malakas na hangin na ganyan, may kasama pang ulan, talagang kailangan handa na natin yung sarili natin. Pero iniisip ko rin kung paano natin mapaghahandaan yung mga pananim na yan. Siyempre pagbaba ng bagyo,
Opo, nabanggit niyo po kanina na medyo sanay na po yung mga kababayan natin sa ganitong sitwasyon at nakikita niyo rin po nakakapagplano rin po kayo kung papaano niyo pong matutulungan yung ating mga kapamilya. So meron po bang plano ang inyong lokal na pamahalaan para po ayudahan yung mga maapektuhan po sa lagi naman tayo may ganyan. Hindi naman tayo nawawalan ng ayuda sa mga magsasaka natin. Lagi tayong nakasuporta dyan sa lahat ng kanilang mga kailangan, lalo na sa agrikultura dahil isa yan sa pinalalakas. Alright, okay. Maraming salamat po, Gov. Daniel Fernando ng Bulacan.